Ayan, today may panibago na naman tayong vlog. And in today's video guys, yung gagawin ko ay magre-review ako sa inyo ng panibagong skincare product. So for sure naman nakita niyo sa title yung aking i-review sa inyo at ito nga ay isang soothing gel. And alam nyo guys, kung kayo ang matagal subscribers or followers dito sa akin channel, alam nyo guys na one of the skincare that really work well sa aking skin ay yung mga soothing gel. But before we dive in into the video, ayan, kung kayo ay bago pa lang dito sa akin channel, kung kapapasok nyo pa lang, please consider subscribe. There is a red tag for subscribe. And of course guys, don't forget to click the notification bell para once I upload a new video, you will be notified. And huwag na nga nating pabain ang aking intro, simulan na nga natin. Yun guys, nakita nyo nga sa title yung aking i-review ay isang soothing gel and eto nga yung product na yun. So nakita nyo naman sa title kay Hello Glow ulit yung aking i-review na soothing gel and actually sukay na ako ni Hello Glow na sa mga skincare product nila, sukay na talaga ako sa pag-review. And by the way ha, itong product na ito ay hindi sponsored and hindi din ito PR package. Gusto ko lang talagang i-review sa inyo and kung talaga bang okay siyang gamitin. So yun, itong product na ito ay si Hello Glow Rosewater Serum Soothing Gel. And kung kayo ay matagalang subscribers or followers dito sa channel ko, alam nyo guys na una sa nireview ko na soothing gel ay itong si Rosewater Soothing Gel. And upon checking the ingredients guys, ayan, pumasok sa isip nyo na are they the same na soothing gel? Parehos lang ba sila? Kung ano yung mga ingredients na kung ano yung mga ingredients na meron dito sa dalawang ito. So honestly guys, ayan, huwag na natin pahabain. Sabihin ko na sa inyo na they are the same, pero yung ingredients lang na wala dito, na meron dito, ay yung green tea. So pinag-compare ko sila, honestly, paggamit ko sa kanila, paggamit ko dito, sabi ko, ala, ito ba si rose water ba ito? And upon checking, yung green tea lang yung pinagkaiba nilang dalawa. And itong product na ito ay nabili ko sa Watson sa halagang 199 pesos. And sa 199 pesos, mayroon ka ng 300 ml of the product. And palagi ko itong sinasabi, yung mga 300 ml, matagal nyo itong magagamit. Like 2 to 3 months, pwede nyo itong magamit. Plus, itong product pala na ito ay available sa Shopee, sa Lazada, sa Watson, sa mga mall, sa Robinson. And itong product na ito ay made in Korea. And you know naman na yung mga product from Korea ay talagang good for the skin. At yung claims naman nitong product na ito, ito daw ay anti-pollution, anti-aging, and hydrating. So, lahat naman ng soothing gel ay hydrating and moisturizing sa skin. So, depende nga lang sa other benefits na ginagawa nito sa ating skin and other ingredients na in-incorporate nila. So, with this one, it has a hyaluronic acid, aloe vera extract, and green tea. So, yun yung tatlong hinahighlight na ingredients dito. And yung other claims naman niya, this one daw ay cruelty-free, paraben-free, vegan-free, and alcohol-free. And kapag in-open mo siya, pwede mo siyang magamit ng 24 months. So, meaning to say, mga 2 years, pwede mo siyang magamit. And of course, it has expiration date naman. Yung mga ganito guys na soothing gel ay okay for those who have oily skin and combination skin type. And to remind you, ito ay ginagawa kong moisturizer bago mag-makeup, bago mag-foundation. And twice a day ko siyang ginagamit, morning and evening. So, ayun guys, and ito yung kaniyang packaging. So, kung makikita niyo sa kaniyang packaging, it comes with this tub. So, kadalasan sa mga soothing gel nakalagay talaga sa ganito, ipakita ko naman sa inyo yung kanyang consistency. So, kuha lang ako ng konti. Ilagay ko lang sa aking kamay. So, this is the consistency. Very gel siya. And if you're going to take a look, guys, same lang din siya ng mga soothing gel na na-review ko in the past. And, yun. So, very gel lang siya. And it para siyang watery kapag in-apply mo sa iyong skin. And it takes time para mag-set siya. I think mga 1 minute nagsiset siya sa skin. Hindi siya kagaya ng ibang soothing gel na mabilis mag-set. But honestly, once this one set sa inyong skin, it feels nothing. And for me, okay na okay siya. And yan, so it has a glowy effect din na binibigay sa skin. If you're going to use this, okay na okay siya. And that's the consistency of the product. And what I don't like with this one, sa packaging niya, ay wala siyang spoolie na kasama. And of course, with spoolie, talagang mamaintain mo yung pagiging hygienic ng isang
product, pero with this one, wala siya. So, I suggest na if you're going to use this product, ay kuhanin nyo lang yung nandito sa takip. Ayan. I-shake nyo lang, tapos i-shake nyo lang pa ganito. Tapos, may product na makakasama dito. And you just have to get the product dito sa kanyang takip. And, of course, kailangan malinis yung inyong kamay. Maghugas muna kayo and i-sanitize nyo para hindi ma-contaminate yung pinaka-product niya. Itong product na ito ay wala naman siyang matapang na amoy. It has fragrance and very flower yung kanyang scent. Hindi naman matapang at hindi din naman masakit sa ilong once you use the product. Very calming siya kapag ginamit mo. Now, mag-proceed naman tayo sa mga ingredients na hina-highlight dito sa product na ito. So, of course, hindi lang yung hyaluronic acid, aloe vera, and green tea yung ingredients na meron dito. But, meron din itong castor oil, hyaluronic acid, aloe vera extract, allantoin. Meron din siyang rosewater extract, Rosa Centifolia. Meron din siyang green tea extract. And yung mga ingredients na nabanggit ko, guys, ay meron siyang anti-inflammatory, antimicrobial, good for swelling, redness, and skin irritation. And kung kayo ay nagsasuffer from breakouts, blemishes, at iba pang skin condition like yung pagka-dry ng inyong skin, and kapag hindi talaga maganda yung condition ng inyong balat, ay pwedeng-pwede nyo itong magamit kasi with the ingredients they added here, napakaganda. And to add pala guys ha, ako ay mayroong combination skin type. I have oily to dry na skin, which is yung T-zone ko ay madalas mag-oil. Kaya naman yung mga ganito talaga yung go-to ko rather than yung mga moisturizer talaga. Kasi with this one, hindi talaga ako nag-oil kapag gumagamit ako ng mga soothing gel. And very moisturizing and very hydrating siya sa skin. Kaya naman, eto yung aking go-to na moisturizers. Rosewater Serum Soothing Gel. So, kagaya nga nung sabi ko kanina, this one ay nagamit ko na siya ng December, January to February. And up to now naman guys, ginagamit ko pa din siya. And etong product na ito ay ginagamit ko ng morning and evening. And okay na okay siyang gamitin. So, now with the consistency and the packaging niya, okay na okay siya sa akin. Kasi kapag ginagamit ko ito, yung kanyang consistency ay very easy i-apply sa skin, very mabilis siyang ma-absorb ng skin, and wala siyang lagkit feels. Although kapag in-apply mo siya tapos hindi pa siya nagsiset sa skin mo, meron siyang konting lagkit, but that's normal sa mga soothing gel kasi ganoon naman siya, may lagkit feels. Pero kapag nagset naman siya sa inyong skin, it feels nothing, and okay na okay siya sa skin. Actually, hindi siya heavy, very lightweight lang siya, and for me, okay na okay yun. And most especially guys, those who have oily skin, okay na okay ito kasi kapag ginamit nyo, hindi kayo makaka-feel ng pagka-oil. Because ako, upon trying the product, hindi ako nag-oil. And yung maganda pa dito sa soothing gel ni Hello Glow ay hindi siya irritating, very hydrating siya sa face. Hindi ako nakaranas ng redness and irritation. And of course, hindi ako makakaranas talaga ng irritation because it address nga yung skin irritation. And of course, the redness. So, negative experience, wala naman ako na-experience sa kanya na ganun. And very hydrating, very moisturizing siya sa skin. I super love this soothing gel. And now, if you're going to ask me naman kung okay siya for breakouts, for pimples, yes guys, okay na okay siya for breakouts and for active pimples because it has anti-inflammatory and antimicrobial properties that address our skin problem. Pero yun nga guys, if you're going to ask me naman when it comes sa kanyang property na makatanggal ng
pimple marks. Hindi siya ganun kabilis makatanggal ng mga pimple marks, pero this one will help to calm your skin. And if you're into more, if you're more of pimple marks and hyperpigmentation, mga ganun, okay na okay din naman itong gamitin. Pero para mas mapabilis yung pagkatanggal ng inyong mga marks sa inyong skin, you better use yung mga exfoliant and incorporate nyo lang itong soothing gel na ito. But this one really work well sa aking skin. Nakakatulong siya upang ma-condition yung inyong skin kung kayo man ay nagbe-breakouts. And yung paggamit ko naman dito ay ina-apply ko ito bago ako maglagay ng sunscreen. So ibig sabihin, kung kayo ay may i-incorporate na serum sa paggamit dito, mag-serum muna kayo, tapos ito ay top layer nyo, tapos sunscreen. So ganun ko siya ginagamit. And pwede nyo siyang gamitin as lotion. To add pala guys ha, ayan, if you're going to ask me when it comes naman sa mga pores, okay naman siya sa pores, hindi naman siya yung tipo na nakakapag-clog. So okay, okay na okay din siyang gamitin. And yung nagustuhan ko dito ay hindi ako tinitigyawat at hindi din nag-oil yung aking T-zone. So ganun naman guys, kapag hindi kayo nag-oil, less yung pagkakaroon nyo din ng pimples. And with this one, it really worked well sa skin. Very hydrating and very moisturizing sa skin. And yung maganda pa sa soothing gel na ito ay very hydrating nga siya sa skin. And kapag ginamit nyo itong soothing gel na ito, very plump yung inyong skin, very healthy tignan, and very moisturizing talaga siya. Yung tipo na alam nyo yung mapapansin nyo na ang healthy tignan, very hydrating, very moisturizing, and hindi siya yung tipo ng soothing gel na na-highlight nyo or nagiging prominent yung inyong mga pores, because once you use this product, talaga ma-flat nyo yung mga pores nyo. And very, ano siya talaga siya, alam nyo yung tipo na soothing gel na mukha kang healthy, mukhang glowy, because this one ay nakakapagbigay din ng glow sa skin. So really nice product na to try, because mabibigyan ka talaga niya ng healthy na skin. So yun yung mga na-experience ko sa soothing gel na ito. And of course, all of the things that I shared sa video na ito ay based sa aking personal experience, may or may not work sa inyong skin, and possible na maging iba yung na-experience nyo using the product. So, yun yung mga na-experience ko. Kung tinatarget nyo talaga sa paggamit nito ay more of breakouts or pimples nyo, okay naman siya. Of course, hindi naman siya in just one day okay na or healed na agad siya. You just have to trust the process. So, yun yung mga na-experience ko using the Rosewater Serum Soothing Gel. And baka may hindi ako na-share sa video na ito that you want to ask, you can comment dun sa comment box, and of course I will answer all your questions. So yun, that's all for today guys, and I hope nakatulong ako sa inyo para mag-decide if bibili ba kayo nitong Rosewater Serum Soothing Gel. And kung undecided pa pala kayong bumili nito, you must try this kasi okay din ito sa skin. So yun, that's all for today, and thank you so much for watching this video. And of course guys, if you like it, please don't forget to give a thumbs up, and of course huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa akin channel. There is a red tag for subscribe, and huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell para once I upload a new video, you will be notified. So that's all, and thank you so much for watching. Bye bye.